Isayas, Unang Kabanata. Ang aklat na ito'y tungkol sa ipinahayag ng Diyos kay Isayas na anak ni Amos. Tungkol ito sa Huda at Jerusalem noong magkakasunod na naghari sa Huda sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah. Ang makasalanang bansa. Pakinggan ninyo langit at lupa, dahil sinabi ng Panginoon, inalagaan ko't pinalaki ang mga Israelita na aking mga anak, pero nagrebelde sila sa akin. Kahit ang mga bakay kilala ang kanilang tagapag-alaga, at ang mga asno'y alam kung saang sabsaban sila pinapakain ng nagmamay-ari sa kanila. Pero ang mga mamamayan kong Israelita ay hindi nakakakilala sa akin. Sila ay bansang makasalanan, mga taong punong-puno ng kasamaan, lahi ng mga gumagawa ng masama at mapaminsala. Itinakwil nila at kinutsa ang Panginoon, ang banal na Diyos ng Israel, at siya'y tinalikuran nila. Mga taga-Israel, bakit patuloy kayong nagre-rebelde? Gusto pa ba ninyong maparusahan? Para kayong tao na puro sugat ang ulo at ang puso'y puno ng sakit. Mula ulo hanggang talampakan, walang bahagi na walang sugat, pasa at pamamaga. Hindi ito nahuhugasan o nabebendahan o nagagamot. Hindi na mapakinabangan ang inyong bansa. Sinunog ng mga dayuhan ang mga lungsod ninyo. Kitang-kita ninyong sinasamsam nila ang mga bunga ng inyong pananim. Sinisira nila ang inyong lupain hanggang sa hindi na mapakinabangan. Walang natira kundi ang Jerusalem. Para itong silungan sa isang ubasan o isang kubol sa taniman ng mga pipino na mag-isang nakatayo at para ring lungsod na pinalibutan ng kaaway. Kung ang Panginoong makapangyarihan ay hindi nagtira ng ilan sa atin, natulad na sana tayo sa Sodom at Gomora. Kayong mga pinuno at mga mamamayan ng Jerusalem na katulad ng mga taga-Sodom at Gomora, pakinggan ninyo ang salita at kautusan ng Panginoon na ating Diyos. Sinabi niya, baliwala sa akin ang napakarami ninyong handog. Sawang-sawa na ako sa inyong mga handog na sinusunog, ang mga tupa at ang mga taba ng mga pinatabang hayop. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, tupa at mga kambing. Sino ang nag-utos sa inyo na dalhin ang lahat ng ito kapag sumasamba kayo sa akin? Sino ang nag-utos sa inyong tumapak sa aking templo? Tigilan niyo na ang pagdadala ng mga handog na walang silbi. Nasusuklam ako sa amoy ng mga insenso ninyo. Hindi ko na matiis ang mga pagtitipon niyo kapag pista ng pagsisimula ng buwan at kapag araw ng pamamahinga. Dahil kahit na nagtitipon kayo, gumagawa kayo ng kasamaan. Nasusuklam ako sa inyong mga pista ng bagong buwan at sa iba pa ninyong mga pista. Sobra-sobra na. Hindi ko na ito matiis. Kapag mananalangin kayo, hindi ko kayo papansinin. Kahit paulit-ulit pa kayong manalangin, hindi ko kayo pakikinggan dahil marami kayong pinatay na tao. Linisin ninyo ang inyong sarili. Tigilan na ninyo ang paggawa ng kasamaan sa aking harapan. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti at pairalin ang katarungan. Sawayin ninyo ang mga nang-aapi at ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga ulila at mga biyuda. Sinabi pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Pero kung patuloy kayong magre-rebelde, tiyak na mamamatay kayo. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon. Ang makasalanang lungsod. Tingnan ninyo ang lungsod ng Jerusalem. Matapat ito noon. Pero ngayon para ng babaeng bayaran. Dati mga taong matuwid ang mga nakatira rito. Pero ngayon ay mga mamamatay tao. Jerusalem, dati mahalaga ka tulad ng pila. Pero ngayon ay wala ka ng silbi. Noon para kang mamahaling alak. Pero ngayon ay para ka ng alak na may halong tubig. Ang mga pinuno mo'y mga suwail at kasabuat ng mga magnanakaw. Gusto nila palagi ng suhol at nanghihingi ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang karapatan ng mga ulila at hindi rin nila pinapakinggan ang daing ng mga biyuda. Kaya sinabi ng Panginoon,
ang makapangyarihang Diyos ng Israel. Gagaan ang kalooban ko kapag naparusahan ko na kayong mga taga-Jerusalem na aking mga kaaway. Parurusahan ko kayo para magbago kayo, katulad ng pilak na dinadalisay sa apoy. Muli ko kayong bibigyan ng mga pinuno at mga tagapayo, katulad noong una. At ang lungsod ninyo ay tatawaging lungsod ng mga matuwid at tapat na mga tao. Magsisisi ang mga tao sa Jerusalem, at ito ay ililigtas ng Diyos, at magiging matuwid ang pagtrato ng mga pinuno sa lahat ng mga mamamayan. Pero lilipulin niya ang mga suwail at mga makasalanan, ang mga taong tumalikod sa Panginoon. Mapapahiya kayo ng mga taga-Jerusalem dahil sa pagsamba ninyo sa mga puno ng ensina at sa mga sagradong halamanan. Matutulad kayo sa isang nalalantang puno ng ensina at sa isang halamanang hindi nadidiligan. Ang mga makapangyarihan sa inyo ay magiging katulad ng tuyong kahoy na madaling masunog, at ang masasama nilang gawa ay magiging parang tilamsik ng apoy na susunog sa kanila. Walang makakapatay sa apoy na iyon.